So, i-on lang natin itong printer na to. Ayan, para makikita natin yung error. Ayan. Lumalabas yung error na blinking yung dalawang power at saka yung ink. So, blinking siya yung dalawa. So, tingnan natin yung error sa computer. Ayan. So, tingnan ko lang sa loob kung wala bang nababara na papel. So, makikita naman natin na wala siyang nababara na papel. So, iba yung problema niya. Okay. Okay, turn off lang natin. And then i-unplug lang natin yung yung mga USB cable at saka power cord. Then buksan lang natin sa likod yung paper waste ink tank sa likod. Tingnan natin doon. So tingnan lang natin sa likod. So ayan, puno na yung waste tank niya. So, buksan lang natin at kailangan na natin linisin. So, careful kayo guys pag kayo ay nagbubukas ng printer. So, naputol na pala ang kanyang spring. Hindi na ito nakakabit sa dapat niyang pagkabitan. So, kaya nagkakaroon ng error, paper jam. So, ang gagawin natin dito, pwede natin siya palitan. Mayroon itong available sa Shopee rin. Or sa computer store, mag-inquire lang kayo doon. Pero sa akin, mayroon akong spare, ay papalitan ko lang ito. Pero pwede nyo ikabit gaya ng ginawa ko dati sa iba kong video. So ito, pwede nyo itong palitan
available ito sa computer store or sa Shopee, waste ink fan absorber. Pero nag-order ako sa Shopee at hindi pa dumating. So temporarily, linabahan ko lang muna yung waste ink fan absorber. So ito, makikita nyo nabasa pa. So pwede nyo rin labahan. So ito yung old na naputol yung spring, kaya nagkakaroon ng multiple paper fade or nagkakaroon ng paper jam. So ito yung spring niya, dapat nakakabit ito sa dapat niyang pagkabitan niya, ganyan. So dyan siya nakakabit, pero naputol na. So yan na. So ito yung bago, hindi siya bago, spare lang. So ito yung ipapalit natin. Ito yung gagamitin natin para hindi na siya masosolve yung problema natin na paper jam. So ikakabit na natin. So wala na siyang error, normal na siya. So kailangan natin mag-test print. So okay na guys, okay na yung printer natin. So kung may natutunan kayo, don't forget to like and subscribe to my channel para updated naman kayo sa bago kong upload na video.